So for today's video, ang gagawin natin ay magbubukas tayo ng ating bagong laptop. Ano? Yes, narinig niyo yun, bagong laptop. Actually, kaso nga lang, dahil sa katangahan, ayun, mali pa aking nagawa. Imbis na landscape, naging portrait. So kaya ngayon, parang gagawin ko na lang ay parang reaction video dun sa in-upload ko. So ngayon, gagawin natin, ibubuksan na natin ito, no? Lalagyan natin dyan sa screen. So tara, play na natin. Hi guys! Welcome nga pala sa aking YouTube channel, Hardpot King. So, pause lang natin. Sabi ko dyan, Hardpot King. Dati kasi, yun yung dapat na gagawin kong, ano, gawin kong YouTube channel na pangalan. Pero parang ano kasi, so kaya ang ginawa ko, pinalitan ko siya, ginawa kong YourBoseTv. So, mas appropriate kasi yun eh. So, yun na lang, so tuloy natin. This is Asus. By the way, nabili namin siya sa Jarir. Yun, sabi ko doon, nabili namin siya sa Jarir, ano? So, yun yung isa sa mga bilihan dito, no? Meron kasing bilihan sa X-Side or sa, ano yan, Jarir nga. Meron pang isa, hindi ko alam kung ano pa yun. Sa Jarir kami nakabili. Pwede ka rin kayong bumili through online or kaya mas maganda pumunta na rin kayo para mas makakapili kayo ng gusto nyo. Tuloy natin. So yun. So ang total price talaga niya is 2,999 Saudi riyal. Kung i-convert natin sa peso yon, nasa 39,586 yon. So yun, dahil nakasale nga siya, nakuha natin siya ng 2,499. So equivalent niyan sa 1,986. Tuloy natin yung video. Ganda. So yan, yung specs nito, ilalagay na lang natin dyan sa gilid, ano? Para ano, para mas madaling makita at the same time, ano siya, mas magandang yung features ng laptop na ito. So tuloy natin yung video. Tapos ko sa screen. Sa dyan. Pagpasahin ko lang sa LCD 15x6 FMDUS Slim. Tapos VRAM niya 2GB. CPU Intel i7 siya. Sabi sa laptop na yun is i7 na siya, i-core 7. Meron kasi dati ako nabili na laptop, yung dati kong laptop, i3 yata yun. So, mabagal pa yun. E ngayon, mas in-upgrade ko na siya. So, ang pinili natin is i7 na. Tuloy natin yung video. And then, 8550 UBGA. Hard disk niya is 1TB RAM. So, yung hard disk niya, 1TB na. So, malaki yung capacity para ang nalagyan yung video. 54R. Tapos, ODD niya. ODD niya is 8x5+MPI. Tapos ang RAM niya, DDR4 na siya. Yun, kagandahan pa noon yung RAM niya, DDR4 na siya. Kasi kalimitan yung mga dating mga DDR or laptop na ginagamit natin is DDR2 ngayon. Depende na rin kasi sa specs nyo na gusto nyo ano. Pagka higher than that, mas mahal, di ba? So tuloy natin yung video. 4G+4G on RAM. Tapos, ang WLAN niya, Wi-Fi 5. And USB 3. Port niya, USB 2. 0.0 asterisk 2. Operating system niya is so maraming features itong laptop na to, no? Kaya
dalawa yung USB port niya, and then yung SD card na halimbawa kapag camera yung ginamit natin, SD card yung ginamit natin, yung maliit na SD card na, kasi sometimes yung mga dati kasing mga laptop, malaking adapter ginagamitan ng adapter. So ngayon, mismo yung pinaka memory na yung ipapasok mo dito sa laptop para at least hindi ka nagagamit ng adapter. Tuloy natin. 64-bit. Tapos ang KB niya language. So, sa nagtaka ako doon, Arabic. Pwede mo naman siyang i-translate eh. Pagka inano mo na itong laptop na ito, ni-restart, or ni-inopen, mamimili ka naman ng language dyan eh. Either Arabic or English, whatever language, kung ano yung gusto mo or kung ano yung mas naiintindihan mo sa laptop na binili mo. Tuloy natin. Pero naisa mo natin ko ito yung siyang English. Tapos power cord, Middle East. So, siyempre, dahil dito ko binili ito sa Middle East, kaya yung power cord niya, Middle East, tatlong pin ng kanyang power supply power cord. Ano. So, tuloy natin. Accessory, 3 cell, 33 battery niya. So, yung case. So, yung natin siya. Binuksan na natin yung laptop, meron siyang warranty at saka yung instruction manual, ano? So, tuloy natin. So, yun. Yung accessories niya, power cord ng pinaka, ano ng laptop natin, ano? 3-pin. So, ako yung power adapter nila, no? Square na gano'n lang siya, no? So, yun. Tuloy natin yung video. User manual, yung two types of language, English at saka Arabic. So kung nakakaintindi kayo ng Arabic, so yung Arabic ang inyong kunin. Or ano, nandoon naman siya, included naman siya. So tuloy natin. Lang natin dyan, ano. So, maganda tong ano na to, itong portion na to, eh, pag binuksan natin siya. So, nakaka-excite. So, tuloy natin. Konting trivia lang. Ayoko kasi ng Acer or ng HP or ng Lenovo. Mas gusto ko tong Asus. Kasi itong Asus na to,
alam ko na yung quality niya. So nagkaroon na rin kasi ako ng Acer at ng ibang mga laptop. Iba yung quality na gawa noon para mas madaling uminit yung mga batteries niya. Unlike nitong Asus, maganda yung quality ng gawa talaga nito. Tuloy natin. KINEMASTER Asus guys. Natin yung i7 na talaga yung pinili natin para at least makita nyo na ano, maganda yung ano na to, itong quality ng laptop na to. Tuloy natin. X543UB. So yun, pag tinignan nyo siya sa market, dito ha, dito, nasa ano siya, 3,000. Sa price niya is X543UB TM1152. Credit card kapag pumula. Kasi mabuti na rin yung push. So guys, stop lang natin na pause natin. Pause natin pala. Mas pinili ko tong laptop na to na malaki siya kaysa dun sa una kong naging laptop. Ito kasi parang ang size niya is 50. So kasi itong laptop na to, hindi pa siya na-installan ng mga operating system. Hindi pa siya na-installan ng mga Microsoft Office, Word, mga ganon, Excel. So kailangan pang-installan. So tuloy natin yung video.